Maagang Pamasko para sa mga motorista, may posibleng big-time rollback na naman sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Source, mula 1 peso and 80 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Hanggang 2 pesos and 10 centavos naman ang sa gasolina. Sa taya naman ng Industry Management Bureau, mahigit piso ang posibleng tapyas sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ilan sa mga posibleng dahilan ng rollback ay ang epekto ng COVID lockdown sa China, mataas na inventaryo ng krudo sa Amerika, at ang price cap na ipinataw sa Russian crude. Pinagpapaliwanag ang Department of Transportation kung bakit halos walang mabiling beep card sa mga istasyon ng tren pero may mga nabibili raw online. Nakausap ko naman ang kumpanyang supplier ng beep card at ipinaliwanag nila kung paano nila nagka-problema sa supply ng beep card. Narito ang aking report. 30 minuto ang tinitiis ni Ken sa pila, makabili lang ng single journey ticket sa MRT3. Malaki raw sana ang matitipid niyang oras kung meron siyang beep card. Ang problema, wala siyang mabilhan. 1 week lang po ako naganap tapos nasanay na lang din ako. Kasi hassle po kapag nagmamadali ka, tapos kailangan mo pa pumila para bumili po ng beep card. Si Ezekiel naman, 2 buwan na raw naghahanap ng mabibilhan ng beep card. Mas mapapadali raw sana ang kanyang commute papasok ng trabaho kung makakasakay siya sa tap-to-go bus na beep card lang ang tinatanggap na pambayad. Hindi nung magantay ma'am ng, yung mga traditional na jeep na cash. Pero ayon kay Senator Grace po, may mga ulat na may mabibiling beep card online sa mas mahal na presyo. Kailangan daw itong ipaliwanag ng Department of Transportation. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DOTR. Tanong naman ng grupong Digital Pinoys, kasabihin mo may shortage pero magbebenta ka online? Paliwanag ng AF Payments Incorporated na supplier ng beep cards, may global shortage sa chips na ginagamit para sa beep cards kaya hindi nila agad napunan ang supply. First quarter to second quarter, we will then be able to stabilize. 1% lang daw ng kanilang supply ang ibinenta online dahil sa demand ng customers. Mas mahal daw online dahil isinunod sa presyo ng card na nakalaan para sa mga bus na hindi raw heavily subsidized o discounted. Subsidized kasi ng gobyerno ang mga beep card ng tren. In e-commerce naman, there are additional costs. Packaging costs, commissions, and everything. Ayon naman sa LRTA, posibleng sa mga train station bumibili ng beep card ang mga bus rider dahil mas mura. Habang may problema sa supply, inaayos muna ng LRTA ang paggamit ng QR code. So on the technical side, okay na ito, lumusot na ito. Ang inaayos na lang ngayon is on the legal side yung kasi ang nakalagay sa kontrata kasi may card siya na gagamitin, may physical card. Well, with the new medium, wala nang physical card so kailangan mong kalikutin yung kontrata. May na-deliver na raw na 150,000 beep cards na mabibili sa mga train station sa mga susunod na linggo. Binuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang application ng special permit para sa karagdagang bus units na babiyahe ngayong Christmas rush. Ayon kay LTFRB Executive Director Robert Peig, bukod sa pagbubukas ng application ng special permit, nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP, Interagency Council for Traffic, MMDA at mga LGU bilang paghahanda sa dagsan ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya. Nauna nang sinabi ng MMDA na 10 hanggang 20% ang madaragdag sa volume ng trapiko dahil sa Christmas rush. Magde-deploy naman ng halos 200,000 personnel ang PNP para masigurong ligtas ang publiko sa Christmas season. Tigil muna ang ban sa pagbebenta ng imported na pink salmon at pampano sa mga palengke. Naglabas ng moratorium ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR batay sa rekomendasyon ng fisheries stakeholders at ilang mambabatas. Ayon kay BFAR Officer in Charge Demosthenes Escoto, sa ngayon, mas paigtingin muna ng BFAR ang inspeksyon sa mga pier, ports at cold storage para maharang ang smuggled na mga isda. Pag-aaralan din nila kung may dapat baguhin sa Fisheries Administrative Order No. 195 Series of 1999 kung saan nakasaad na pinapayagan lamang ang importation ng ilang mga isda gaya ng pink salmon at pampano
sa canning, processing at institutional buyers gaya ng restaurants at hotels. Sabi naman ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council, ang dapat natutukan ng DA at BFAR ay ang paghuli sa mga importer na lumalabag sa pulisiya at hindi ang mga fish vendors sa wet markets. Wala pang pahayag ang DA at BFAR tungkol dito. Hanggang 62 taong pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor na si Roderick Paulate. Para yan sa kasong graft, 8 counts ng falsification of public documents at isang count ng falsification by a public officer nung siya'y konsihal pa ng Quezon City. Hindi na rin pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno si Paulate. Nagugat ito sa pagkuha umano ng kanyang opisina noong 2010 ng 30 ghost employees o mga empleyadong sinesweldohan kahit hindi naman talaga nagtatrabaho sa kanyang opisina. Wala pang pahayag si Paulate tungkol sa hatol, pero nakasaad sa kanyang depensa, hindi raw siya tumanggap ng pera o nakinabang sa sahod ng mga job contractor na ito. Hindi rin daw totoong nagrekomenda siya ng mga peking empleyado at hindi rin daw niya pineke ang mga job order contract para makakubra ng mga sahod. Hinatulan ding guilty ang dating driver at liaison officer ni Paulate na si Vicente Bahamunde na ayon sa prosekusyon ang siyang ginawa ni Paulate na liaison officer at tagapirma para sa ghost employees. Itinanggi ito ni na Bahamunde at Paulate. Naacquit din si Bahamunde sa 8 counts ng falsification of public documents matapos mabigo ang prosekusyong mapatunayan ito. Nag-iba na raw ang prioridad ng mga Pilipino simula nang magkaroon ng pandemya, ayon sa isang eksperto. Ano nga ba ang pinag-iipunan at target bilhin ngayon ng mga Pinoy bilang regalo sa sarili? Alamin sa report ni Katrina Son. Groomer sa isang pet shop sa Quezon City si Nelson Nemenyo at isa raw sa mga problema niya ang pagkocommute papasok sa trabaho. Kaya naman bilang regalo sa sarili ngayong magpapasko, bumili siya ng motor. Malayo yung inuwian ko, bali mas napapangastos sa budget kasi mas mahal po mag-commute tsaka ubos yung oras sa mga pilaan ng mga jeep, ganun po, bus. Sa pagkocommute raw kasi 300 pesos ang nagagastos niya araw-araw. Kaya wala raw siyang panghihinayang na sa motor niya ginastos ang naipon at bonus. Tulad ni Nelson, ilan sa ating mga kababayan ang may kanya-kanya rin daw gift goals ngayong Pasko. Cellphone po. Yung phone ko po is hinihiram ko lang po sa pinsan ko, tapos di ko pa po napapalitan yung dati ko pong phone na nabasag. Cellphone po. Para po mapalitan na po yung cellphone ko pong luma kasi po sira na rin po kasi. Motor po. Nananakit na pa ako eh. Batay sa isang financial app, bagong motorsiklo ang nangunguna sa pinakamahal ng mga regalo na pinag-iipunan ng mga Pilipino ngayong magpapasko. Nasa 54,000 pesos ang target na budget para dito. Sinusundan naman ang bagong cellphone na may estimated budget na 25,000 pesos. Pumangatlo ang travel na may budget na 23,000 at Christmas celebration na may estimated budget na 17,000 pesos. Ayon sa isang financial expert, nag-iba na ang priorities ng mga tao simula na magkaroon ng pandemya. Kung ito talaga ay pangangailangan, ibig sabihin ay kailangan natin para sa ikinabubuhay natin o kailangan natin para sa pangkabuhayan natin o kaya ay kailangan natin ito para magawa natin ang mga pang-araw-araw nating responsibilidad, so okay siya na bilhin. Hindi na rin maituturing na luho ang pagbili ng cellphone o motorsiklo. So tingin ko dahil ito sa mobility, kailangan ng mga tao na makapag-travel from their home, papunta sa work siguro, or maghatid ng mga bata. At napaka-convenient ng motor ngayon dahil nakakaiwas to sa traffic, tapos maliit, mas maliit na halaga kaysa sasakyan ng bibilhin, hindi rin problema sa parking, tapos ano pa, no? Ang gasolina, kakaunti din ng konsumo. Payo pa rin ang mga eksperto na sa panahon ngayon, nararapat pa rin pagtuunan natin ng pansin ang mga pangunahin nating pangangailangan, tulad na lamang ng pagkain, kalusugan at edukasyon. All of these things are okay as long as within the budget yung ating pagkakagastosan niya. Ang rule ko sa pagbili ng sasakyan o kaya ng motor, if you cannot pay it in cash, you cannot afford it. Kasi iniiwasan ko talaga na mangutang tayo para sa isang bagay na hindi kumikita. Yung itinuturing daw na once a luxury needs, maaari
pa naman itong mabili kung may sobra sa budget. Ang pwede mong iregalo sa sarili mo ay peace of mind, which means magsubi ka, mag-put up ka ng emergency savings para kapag may nangyaring emergency sa'yo, hindi ka mangungutang at mas payapa ang ano mo, no, ang kaisipan mo. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula ngayong araw, pwede nang ma-access ang bagong website para sa electronic travel declaration ng mga magbabalik bansa o kaya ay babiyahe abroad. Layo ng Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System o e-travel platform na pabilisin ang pagkolekta ng data ng mga pumapasok at lumalabas ng bansa. Ito ang papalit sa website ng One Health Pass. Bibisitahin lang ang etravel.gov.ph, kompletuhin ang mga hinihinging impormasyon, saka i-download ang ibibigay na QR code. Para sa mga balikbayan, ito na ang magsisilbing arrival card na hahanapin ng Bureau of Immigrations simula sa Lunes, December 5. Paalala naman ng Office of the Press Secretary, libre ang registration sa e-travel platform, kaya mag-ingat sa mga website na maniningil para rito. Kung gustong gumala pero ayaw lumabas sa Metro Manila, aba, may Christmas pasyala na rin sa lungsod ng San Juan. 30 talampakang Christmas tree ang bida sa makasaysayang Pinaglabanan Memorial Shrine. Sa sobrang taas, 30 tao ang nagtulong-tulong para magawa ito. Hindi rin mawawala ang mga kainan. May tiyanggi rin kung saan pwedeng mamili ng mga panregalo. Para sa mga may planong mag-travel ngayong weekend na close to nature ang hanap, nasubukan nyo na ba ang mag-river cruise at glamping? Sa 2P South Cotabato, merong glamping. Pwedeng mag-camping kasama ang pamilya at mga kaibigan sa dome tents. 10 tao ang kasya sa bawat tent. Meron ding outdoor tub kung saan makikita ang napakagandang view ng lugar. Meron din dyang ibang activities gaya ng archery, trekking, horseback riding at ATV. Sa Camarines Sur naman, river cruise ang bida. Sakay ng floating cottage, pwede nyong baybayin ang Camaligan River. Layo ng aktibidad na ito na buhayin ang turismo sa Bicol River. What's the latest sa K-pop group na Blackpink at kay Filipina theater star Rachel Ann Go? Alamin yan sa report ni Nelson Canlas. Matapos ang world tour, maghahanda naman sa brand new reality show ang K-pop group na Blackpink. It features a BTMO o Born Pink Memories ang recent activities at behind the scenes sa kanilang comeback album na Born Pink. Ito ang second reality show ng grupo since 2020. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalitan ng Walk of Faith at pagpupugay ang nakagawiang traslasyon at pahalik sa itim na Poong Nazareno para sa Enero sa susunod na taon. Sa schedule na inilabas ng pamunuan ng Quiapo, simula January 7 ang pagpupugay. Nasa Quirino Grandstand na sa petsang yan ang itim na Nazareno. Sa January 8, magkakaroon ng prosesyon mula sa grandstand papuntang simbahan ng Quiapo. Bawal po ang malalaking imahe ng Nazareno. Sa January 9, magsasagawa ng misa sa Quiapo Church. Wala pa rin traslasyon sa Enero 2023 bilang pag-iingat sa COVID-19. Pumanaw na po ang boses sa likod ng classic Filipino songs na Waray-Waray at Paskong Anong Saya na si Silvia Latore. Sa inilabas na pahayag ng kanyang pamilya, payapang pumanaw si Latore habang natutulog kahapon ng umaga. 89 na taong gulang siya. Kasama niya raw noon ang kanyang asawa at 3 anak. Sa ngayon, wala pang ibang detalye na inilabas ang kanyang pamilya sa magiging burol ni Latore. Si Silvia Latore po ang tinaguriang Queen of Kundiman at First Lady of Philippine Television. Bukod sa pagkanta, hinangaan din siya sa kanyang galing sa pag-arte sa TV at pelikula. Ginawaran din si Latore ng Tandang Sora Award na ibinibigay sa mga kababaihang nagpamalas ng kabayanihan, katapangan, serbisyo at kabutihan.
Matapos magtaas ng presyo sa halos 200 produkto, inihihirit pa ng ilang manufacturer na magtaas presyo sa mahigit 50 produkto kabilang ang sardinas, gatas, tinapay at sabong panlaba. Yan at iba pang mabilis na sulyap sa mga balita sa report ni Jamie Santos. Pinag-aaralan pa raw ng Department of Trade and Industry ang hiling na taas presyo sa 55 produkto ng ilang manufacturer. Kabilang dyan ang sardinas, gatas, tinapay, canned meat at sabong panlaba. Bago yan, halos 200 produkto na ang nagtaas presyo. Nag-inspeksyon ang DTI sa ilang supermarket kanina para matiyak na nasusunod ang kanilang price guide at para malaman kung sapat ang supply ng Noche Buena items. Babala rin ng DTI pagpapaliwanagin at posibleng maparusahan ang mga mahuhuling magpapatong ng sobra-sobra sa presyo ng Noche Buena items. Hindi pag-angkat ng sibuyas ng Department of Agriculture, ipinagtataka na grupo ng mga magsasaka. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, taon-taon naman daw na nag-aangkat ng sibuyas sa huling quarter ng taon. Ayos lang din daw ito sa mga magsasaka ng sibuyas, basta tamang dami lang ang aangkatin. Oktubre para walang supply ng sibuyas mula sa mga magsasaka. Sagot naman ng DA, nag-iingat sila sa pag-i-import dahil baka sumobra ang supply at maapektuhan ang mga magsasaka. Ayon kay Assistant Secretary Christine Evangelista, base sa inventory ng Bureau of Plant Industry, may 13,000 metric tons ang sibuyas sa bansa. Inaasahan pang madadagdagan iyan ng 5,000 metric tons dahil aani na rin ang mga onion grower ngayong buwan. Planong pagbuo ng Maharlika Wealth Fund na isinusulong umano ni Pangulong Bongbong Marcos, kinuwestiyon ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Ayon sa senadora, nakakatakot isugal ang retirement o pension fund ng SSS at GSIS na gagamitin para sa pagtatatag ng pondo na manggagaling sa investable funds ng mga ahensya. Sa House Bill 6398, ang Pangulo ang mamamahala sa Maharlika Wealth Fund bilang chairperson na itatatag ng Maharlika Investment Corporation. Ayon kay Congressman Joey Salceda, ang kikitain sa Maharlika pwedeng gamitin sa pagpapatayo ng kinakailangang infrastruktura. Hindi raw anya dapat mangamba ang mga miyembro ng SSS at GSIS dahil binabantayan ng national government ang shares at debt instrument na i-issue ng Maharlika sa government financial institutions. Kahapon, lumusot na sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang panukala. Target ang Kamara na aprobahan ang panukala sa December 12. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan pag-aralang mabuti kung kailangan nga ba ang Maharlika Wealth Fund at kung paano masisigurong hindi ito makukurakot. Nais din ni Senador Sherwin Gatchalian na masigurong magagamit ng tama ang Maharlika Fund sa pamamagitan ng safeguard sa batas at pagtiyak na maganda ang paglalagakan ng pondo. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Viva Magenta, ang Color of the Year 2023. Ayon sa Pantone Color Institute, mula sa Red Family ang naturang shade na nagpapakita ng new signal of strength. Tinatawag din itong unconventional shade for an unconventional time. Bukod sa pagiging powerful at empowering, ang kulay raw na ito ay naghihikayat ng self-expression without restraint. Kung busog na mga mata sa ganda ng mga Christmas pasyalan sa Metro Manila, bakit hindi natin tapusin ang gala sa food trip? At sa Tondo, Manila, mala fiesta raw ang choices. Tunghayan natin ang report ni Bon Aquino. Weekend food trip ba ang hanap mo? Pwes, you have come to the right place. Dahil dito sa Ugbo Night Market sa Tondo, Manila, mala fiesta ang dami ng food stalls na swak sa food trippers. Hindi lang ang iyong tiyan ang mabubusog, kundi ang iyong mata sa dami ng mga pagpipili ang pagkain. Kaya naman tara, simulan na natin ang food trip. First stop, itong Korean street food na corn dog at Korean egg sandwich. Nakita lang din po sa mga YouTube, tapos yun, sinarapan na lang namin yung gawa. Opo, yung timpla. Ako dalawang beses na akong bumili. Nakaka-enjoy po kasi iba't ibang pagkain yung natitikman. Naglalagablab naman ang sizzling plates na ito habang iniluluto ang mga sizzling putahe tulad ng naglalakihang squid. Lasang-lasa ko yung
oyster sauce, yung squid, at yung butter. Ang sarap. Bukod sa nakikita ng tao na niluluto talaga yung pagkain nila sa harapan nila, is yung safety din sa loob. Kasi nga dahil umaapoy siya, mas maganda na outdoor talaga siya lutuin. Winner din ang seafood platters na binabalik-balikan at dinarayo ng customers. Masarap. Lalo yung squid malambot. Yes. So dinayo pa namin to. Siyempre yung pagkain mo, babalik-balikan mo talaga pag natikman. At syempre, hindi pa uhuli ang bida ng tondo, ang sikat na tumbong soup o yung bituka ng baboy na nilinis at tinimplahan bilang soup. Partner niya ng malutong na lechong kawali. Masarap naman po siya, especially yung sabaw niya po, ang sarap. O dinay pa namin to from Binyan po. Meron ding Japanese skewers, shawarma at Pinoy street food ihaw-ihaw. At ngayon itong dessert naman ang ating susubukan, itong ice cream overload na overload talaga ng sarap dahil merong ice cream bar at merong iba't ibang klase ng tsokolate at pati na rin syempre yung mismong ice cream. Kung gusto mo pa ng dessert with a twist, subukan ng fried ice cream. Bukas ang Ugbo Night Market araw-araw na nagsisimula tuwing alas 3 ng hapon hanggang alauna na madaling araw. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.